Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol, kagaya ng ating nabanggit kanina, no? Itong operasyon ng mga pogo, tuloy-tuloy pa rin na nakakasalakay ang paoksi, ang mga otoridad ng mga illegal na pogo sa bansa sa kabila nga po ng paghihigpit o pagtuluyang pagbabawal. Nawala lang sa linya ng ating komunikasyon. Pero ang ating makakapanayam Sentol ngayong umaga ay si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o ng PAOCSI. Kaugnay nga po niyan ay nagkaroon ng babala ang PAOCSI na tungkol doon sa tinatawag na pogo politics na posible raw na may suportahan itong mga nasa likod na pogo na mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ayan, malaman natin ang karagdagang detalye nitong babalang ito at iba pang mga hakbang na ginagawa ng PAOCSI kaugnay ng pogo operation. Nasa linya na nga po ng ating komunikasyon si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Good morning po, Yusek! Good morning po, ma'am. At sa mga nakikinig po at nanonood ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Yusek! Good morning! Isano tong talentino po ito? Good morning. Sir, good morning po. Good morning po, sir. Pagang gising natin, siguro kung kumustahin ka namin itong latest na raid dito sa Marsami Pasay. Ano po ba ito? Kasama ito doon sa mga illegal o ano po ito? Nagpatuloy lang? Pwede bang bigyan niyo kami ng konting detalye rito, Yusek? Opo, ito po yung ni-raid natin noong isang araw, ano? Kentol, yung 3D analyzer information technologies. Actually, Sen, naka-lisensya po ito sa PAGCOR na mag-expire po siya sa September 26, 2025. Uh-huh. Nung tinanong ko po ang PAGCOR kung ano po yung status nitong IGL license na ito. Ang sabi nila, nag-cease operation na raw po yan at ito raw po ay na-inspection nila na wala na raw po talagang operation. But yun nga po ang pinagtataka namin. Baka isahan mo lang PAGCOR at sila ho ay nag-operate pa rin. Kasi yung dinatnan po namin itong pogo na ito, talagang kumpletong-kumpleto pa ho yung operation nila, no? Nandun ho, marami pa pong computer. Nung dinatnan nga po namin ito, nandun pa ho yung mga sa monitor po, makikita mo po na talagang involved po sila sa lab scam tsaka cryptocurrency scam. At nagkalat din po doon mga libo-libo pong mga pre-registered SIM cards, pati po yung mga script na ginagamit po nila sa panluloko. So obviously, lahat po ng red flags talagang pointing na nag-o-operate ito. So, Yusek, sa palagay nyo, ilan pa itong ganitong uri ng legal dati na nag-expire na IDL nga yung tawag, na posible nag-o-operate pa? Marami pa pong ganito, Sen, ano? Imagine, sir, itong nahuli po natin, itong 3D analyzer na to, mga few meters lang po ito from yung office po natin dyan sa Senate po. Yun na nga, yun ang balita. Saan ba malapit yan? Sa yung pakatlampas ng tulay? Doon po ito, sir, sa yung World Trade Center, sir. Tatawid lang po. Yung may mga tindahan ng kotse. Opo, yung meron pong dalawang tindahan ng kotse, tsaka po yung isang bangko, yung BPI, you know, napapagitnaan po ito. Ayun nga, litrato. Yun nga, kasi ano yan eh, approaching Senate yan eh, yung World Trade Center. So, saan yung mismo na World Trade Center? Hindi po. Tatawid, pagtawid po. Tsaka yung mga tindahan, may tindahan doon ng motorsiklo, yung mga ganyan ba yun? Yung mga tindahan po, sir, nung sasakyan, doon ho mismo, sir, may papasukan ka po ron. Opo. So, cover lang yung sasakyan? Cover lang yung car dealership? Yung parang nasa likod po siya ng mga tindahan ng sasakyan, katabing-katabi po. Opo. Tapos likuran po siya. Ay, malapit nga yun sa amin, no? So, sa palagay mo, ilang pa yung mga ganyan na nandyan na sa palipaligid? Marami pa po sa Metro Manila. Sen, marami pa po ito.
Yun nga ho ang pinoproblema natin, ano, bagamat may pronouncement po ang ating butihing Pangulo, hindi pa rin po nagsisitigil ito. Ang alam po natin, although marami na po talaga nag-stop, pero yung iba po talaga, medyo matitigas po ang ulo. Malakas ang loob. Pero ano to, mga Chinese lahat ang ano? Opo, ang nahuli po natin, 192 foreign nationals, karamihan po rito mga Chinese, 73 po yung Pilipinos. But yung mga Pilipinos po, 62 po rito, na-release na natin kasi po mga ano, mga household lang po ito, mga maintenance and yung mga sa pag-aayos lang po nung building. Ibig sabihin, dyan din sila natutulog, dyan sila nakatira? Ano po ito, yung may sumusundo po sa kanilang mga vans, tapos dinadala po sila sa isang condominium dito po. Malapit din po doon. Okay. Marami nga condominium doon sa may MOA area. Tama po. Cecil, may tanong ka pa kay Yusek? Oho, Yusek, mukhang mas magiging challenging para sa inyo, Yusek, dahil meron pong naging babala din ang paoksi nitong weekend tungkol po dito sa Pogo Politics. Paano nyo po ito dinideal ngayon, Yusek? Sa ngayon, no, kasi yung tinitingnan lang naman ho natin yung nangyari po dyan sa Banban, ano po, tsaka dyan po sa Porat. Kasi ho, talagang, obviously, nakapasok na po sa politics yung talagang mga nagpapatakbo itong Pogo Hub, ano. So, tinitingnan lang natin. Siyempre, sa dami po nito, Sen at Ma'am, pwede yung magsama-sama to, no, para makuha nila yung pinaka-main intention nila na magtuloy-tuloy sila at sila ay maprotektahan nung kanilang tutulungan, no, so suportahan na kandidato. So, yun lang naman ho ang tinitingnan namin. But sa ngayon, hindi pa naman ho kami nakapokus talaga doon. Ang pinopokus talaga namin is matanggal po natin ito at masugpo po natin yung pagdami itong mga illegal na IGL operators na ito. At meron pa palang mga nag-hire, ano po, Yusek? Hanggang sa mga oras na ito? Actually, itong nahuli po natin, ano eh, yung iba po dito galing ng Porac, yung iba yung galing dyan sa Centrum, yung mga puguhan dito sa Metro Manila, naglilipat-lipatan lang naman po ito. Pag mainit po sa isang lugar, lilipat po sila. Ganun ang kanilang ginagawang modus, ano ho, Yusek? Aho. So itong mga naaresto, mga dayuhan, Yusek, ay dadalhin sa Bureau of Immigration o ano pong magiging proseso na kanilang pagdadaanan? Yung 192 foreign nationals, saka yung mga naiwan po ng mga Pilipinos, nandun po ngayon sa, dyan din po sa May Pasay, yung isang Pogo Hub po kasi na hinuli po namin, ginawa po namin kulungan o yung temporary shelter po ng mga nahuhuli natin bago po sila ipa-deport. At yung iba naman ho, yung mga witnesses natin tsaka yung mga complainants po natin, nandiyan din po, dyan po namin na-house. Dyan po natin pinapatulog, dyan natin pinapakain. At kung nagkakaproblema ho, dyan na rin ho namin siguro, dyan na rin ho namin pinapagamot, ano, kasi maganda po dyan, malapit sa ospital, kasi pag nagkakasakit po yung mga yan, mabilis po nadadala kagad namin sa ospital. Opo, and then lastly siguro, Yusek, yung palang big boss kasama doon sa mga naaresto, ito po ay Chinese din, siya po ba ay makakasuhan? Opo, may binatnan po kaming anim na mga big bosses po doon, ano. At yung anim po na yun, kakasuhan natin. At may tinitingnan pa po kaming dalawa na maaaring maituro din po ng mga Pogo workers doon. At yun nga ho, magpasalamat lang ho siguro ako, Sen, doon sa Bureau of Migration, dahil sila po yung nahinga natin at tumulong sa atin para magkaroon po tayo ng mission order para po tayo. Para masita po natin itong Pogo Hub na ito, yung Philippine National Police po, papasalamatan ko rin yung National Bureau of Investigation po kay Director Santiago at sa SEC po, kasama po natin dito sa operation, pati na rin po yung Pasay City Police. Congratulations! At siguro sa mga darating pang araw, abangan natin ang mangyayari. Pero pagdating ng katapusan ng Disyembre, talagang tapos na lahat yan. Ang nakikita ko dyan,
Kung may nag-ooperate, wala nang illegal na lahat yun. Apo, dapat po, ganun po ang maging sitwasyon. Ang marami na po namang nagsara, Sen, but yung iba po talaga matitigas ang mukha. So, ay maraming salamat, Yusek Gilbert Cruz. Alam kong marami ka pang ang gagawin ngayon. Siguro dapat ang isang nakakaligtaan dito, at ito'y sinabi ko sa Dole, pagka merong mga nahuling Pilipino dito, lalo pag nanggaling sa legal na operation, ito yung mga household, dapat maipaabot din sa Dole yung listahan, makapi furnish din sila, kasi ang ano ko sa Dole noon ay mabigyan din ng trabaho ito at hindi ma-discriminate. So kung ito man ay household helper doon, caretaker, o kung ito ay engineer, dapat mabigyan din ang pangalan ng Dole ng ating mga kababayan, yung mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Opo, maganda naman po yung naging coordination, lalo po nung nabanggit niya nung nagkaroon po tayo ng Senate hearing. Tuloy-tuloy na po yung coordination namin ngayon with Dole and other government agencies. Opo. So maraming salamat. Narinig po natin ngayon, napakaagang gumising, si Yusek Gilbert Cruz.